Okay mga boss, may gagawin tayo dito. May kunting supply lang yung pihitan, volume at saka switch. Kaya lang, iba yung gagawin natin dyan, isasabay na natin. Pero sa lita, set up lang natin yung camera. Okay. So gagawin natin dyan ay, ang gagawin natin dito ay ipapa-upgrade daw ito ng may-ari ng into 502 each. So ang naging problema, sabi ko nga pag hindi pure copper, maobliga talaga magpalit ng transformer. Pero actually pwede naman, pero hindi ko talaga type na magpatong ng aluminum sa aluminum din sa ano, sa mga ganitong aluminum lang din na ano. So mas maganda pure copper na. So na maghahanap tayo ng pure copper at magpapalit tayo dito ng mga power transistor, capacitor at saka ilang piyesa dito sa ano. So pinaka basic lang kumbaga. Ang gagawin nating upgrade dito ay yung mismong ano, blueprint or kopyang-kopya ng concert AB502H ang gagawin natin dyan. Okay? So kakalasin ko na muna and kakausapin ko pa yung may-ari dito kung papalitan. Yung mid, medyo supply ng konti pero hindi naman halata. Yung switch lang talaga at saka volume kasi pag binaba mo na may maririnig ka pang tunog yung isang channel. Tapos sabay linis na rin to. Okay. Kausapin ko muna yung may-ari nito. Saglit lang. Abangan nyo mga boss at sisimulan natin to. Ito pala yung transformer niya. EB502S plus 250BA. Ang pinaka-output niya na pang ano, secondary sa main amp ay 37037. Manufacturing date niya ay 2016-86. So, mga August 6 yan. So, kailangan ko itong kalasin bago ko i-upgrade para malinis. So, pangit naman yung i-upgrade natin na hindi malinis. O, ganyan, madumi pa. So, hindi naman siya lumang-luma. Actually, mukhang sariwa pa itong ano eh. Sariwang-sariwa pa itong amplifier na to. Madumi lang, malikabok lang. Pero hindi siya yung katulad ng mga nai-repair ko na talagang ano eh. Matandang-matanda na ito. Sariwa po. Sariwang-sariwa pa to. So, kailangan ko lang linisin para malinis din. Sabay na rin pagkakalikot ng board. Para ano, may pamalit na tayong transformer. Ikakabit na lang. Saka maganda rin yung heatsink niya kasi malaki. Malaki to. Mas malaki to kumpara sa mga naunang heatsink. Kaya mas madali na yung pag-upgrade yan. Okay mga sir, nalinis na natin tong amplifier na ipapa-upgrade ni Kuya. So wala namang problema. Magpapalit lang tayo ng mga pihitan. Yan, papalitan na yan. Switch na dalawa, volume. Yung selector, ibabypass na natin yan. Kasi, di ba sa 502H, wala namang gumagamit ang selector. Kasi kung dito pa natin yan, papadaanin sa selector na kahit pa paano lumakas-takas na to. Baka matulad nito na ano, nasunog. Kasi maliliit lang yung contacts niya sa loob eh. So ibabypass na natin yan. Then dito naman sa ano, dito naman sa mainboard, may babaguhin tayo dyan, kapiraso lang naman. Tapos mga power transistor, papalitan natin lahat yan. Capacitor, papalitan din natin. Yung sa relay, yung dito naman sa ano, sa resistor sa relay, papalitan natin yan ng mas mataas. Dalawang 150 ata dito, pwede na. O kaya 220. Kasi naka-tap yan dito sa main supply. So, yung original na supply niya ay 37, gagawin nating 50 volts. 50-0-50 yung gagawin natin dyan. Para lumakas-lakas naman ng konti. Okay? So, update ko kayo pag ano dito sa harapan na palit potentiometer lang yan.
Kahit ihuli na natin yan, walang problema dyan. Okay mga sir, yung gagamitin natin na transformer sa ina-upgrade nating 502H, meron tayong nakuha galing to sa Sakura na 5024. So dinagdagan ko na lang ng windings. Bali naubusan pa ako ng number 90 na wire. Bumili pa tayo, tapos natapos natin. So ano muna natin yung tester. Check natin kung 50 volts na. So ayan 50. Ayan yung connection nyo, 0, 50. Tapos itong kabila naman, 50 rin, ayan o, 50 rin, yan. Yan. 49 point, ano. Halos round off na yan na 50. Yan, okay. So, ikakabit ko na lang ito doon sa, ano, andito kasi yung ano nyo. Ikabit na lang natin. Dinikitan ko lang ng ano kasi niragbi ko yung dulo ng, ano, button tape. May busing ka ng wire. Okay, so, ito na. Bali, naikabit na natin yung transformer. Susukatan natin yung may resistor pa dito. Para sa relay yan, ipapaliwanag ko na lang yan kung bakit ganyan. So, ito na yung supply niya. Tapos, andito yung valve sa gilid. Bihit natin ang konti. Okay, balik tayo dito. Ayusin natin yung camera. Yung tester naman natin ay nasa kabila. Ayan. Tingnan nyo na lang. Ilapit na lang natin siguro dito. So, daan ko na muna sa test valve or ano na ano, yung pinaka malinaw. Ayan. So, on ko na. Test valve. Umilaw. Nawala. Sukatin muna natin yung supply sa capacitor. Ayan. Okay. Biasing naman. Point four. Madumi ang ano ah. Point four din. Point four. Dito na tayo. Point four lahat. DC offset. Lagay natin sa negative. Tapos yung kabilang channel. 0.11, 0.10. Ayan. Sa kabila. 0.14. Okay. So, okay na siya. So, malapit na itong matapos. Sa wakas. Sa wakas, may buhok pa. Sa relay pala, nakalimutan ko sa mga unang vlog ko. Yung dating resistor niya na dalawang 82 ohms, minsan 100, minsan 120. So ang ginawa natin, dahil mataas na yung supply niya, nag-parallel ng dalawang resistor na 820 ohms. Yan. So kung wala kayong ganito, pwede naman dyan mga 560 or 470 ohms na, ano kasi pag naka-parallel, ang labas nito ay ano, 820 divided by 2, 410, mga 470 or mga 390 ohms siguro pwede dito. Kailangan mas mataas kasi ano, ang tawag dito mga boss ay dropping resistor. From supply na 50 volts, idadrop niya para ma-reach niya yung ano, 12 volts na ano, kasi 12 volts yung relay. So sa iba naman, ang ginagawa ko noon, pinapalitan ko lang ng 24 volts na relay, okay na. Pero ito ay dalawang 12 volts na relay. Hindi ko na binago yung relay, yung supply na lang din ang binago ko. So, pwede din kayo gumawa nito ng ano, kung hindi ganito, pwede nyo rin siyang hiwalay pa na supply o windings. Wala na kasi akong available na ano eh, na pang windings para makakuha ng 12. Ayoko namang mag-tap dito sa ano, sa supply ng pan at saka sa preamp para magkaroon ng complication o ano. So, ayos na siya. Una natin. Umilaw, bumaba. Tapos umanda na yung ano, volume natin yan, relay. So malakas ang high higup ng ano, itry na natin siya dito sa board. O sa ano, sa, yan. Okay.
Lipat ko. Yan. Balance. Check natin. Okay. Loudness. Dynamic na. So, nagpalit pala tayo dito ng mga no potentiometer. Sinadjust ko sa may-ari at umokay naman siya. Yung fuse pala, yun pa rin naman yung fuse. Yan. Dito lang yung mga nabago. Yung ano, dagdag 1033. 100 ohms, nilakihan na. Dagdag ng ano, tapos yung 27, ginawa natin 36. Yan. Dito, tapos power transistor, supply. Yan, basic upgrade lang. Tapos yung ano, selector, kinansel na natin or wala na, bypass na yan. Ganyan na. Yan, naka-jumper na. Testing ko na lang ito sa mic. Tapos, okay na siguro ito. So okay na siguro to, finalize ko na lang at kung wala nang ibang aberya, hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat mga sir, mga boss, at God bless po sa ating lahat.